Pangatlong kabanata, ano nang mangyayari sa iyo ha? Galit na sermon ni Kuya Ryanair kay Raichi. Diyos mio Raichi, 19 ka pa lang. Tapos yung binuntis mo 17 pa lang. Ano ba Raichi, matalino ka diba? Sorry Kuya, sabi ni Raichi na nakatago sa likuran ko. Promise hindi ako magpapabigat, magtatrabaho ako habang nag-aaral. Hindi yon ang punto ko. Malakas na sinipa nito ang lamesang kahoy namin na agad tumaob. Lintik na yan. Ganito na nga ang buhay natin tapos gaganyan ka pa. Sinubukan itong abutin si Raichi pero mabilis akong ginawang panangga ni Raichi. Tama na, sigaw ni Lollipop na ikinagulat namin. May sugat Raichi, kawawa na si Raichi, ako na lang suntok mo kuya. Napahinga na lang ng malalim si Kuya Ryanair at nagulo na lang ang sarili niyang buhok. Haste! Kuya wala na tayong magagawa, nabuo na eh. Sabi ko. Tanggapin na natin. Ano pa nga ba? Umirap ito. Isa pang kalokohan Raichi, sinasabi ko sa'yo palalayasin kita. Oo kuya, mabuti pa magsikain na lang tayo. Sabad ni nanay. Ryle, tulungan mo akong dalhin ang pagkain dito sa sala. Opo, nagtungo kami sa kusina ni nanay at kinuha ang mga pagkain tsaka mga plato. Ryle, bumili ka ng yelo. Utos ni Kuya Ryanair. Ako po bibili. Presinta ni Lollipop at naglahad ng palad. Pambili. Si Rai, gusto ko ako, akin kasi sukli. Ngumuso ito. Sige na kuya, sabi ko. Tumango na lang si kuya at nagbigay dito ng 10 piso. Tumakbo palabas naman si Lollipop na parang batang excited. Alam ba ni Lollipop yung tindahan? Tanong ni kuya. Tumango lang ako at nagsimula ng kumain. Maya-maya pa ay dumating na si Lollipop dala yung 2 yelo, may hawak din siyang 4 na lollipop. Tumayo ako at kinuha sa kanya yung yelo, tinanggal ko yung plastic at sinalin sa jug naming maliit. Upo ka na, kain ka na. Sabi ko kay Lollipop na agad namang umupo sa tabi ko. Ryle, may laruan si Hamad na Superman, gusto ko din nun. Sabi nito, pwede ba? Nagkatinginan naman kaming lahat, magkakaroon ka nun kapag nagtrabaho ka. Sabi dito ni Kuya Ryanair. Kung gusto mo ng laruan na Superman, magtrabaho ka, hindi pwedeng ibibigay lang agad sa'yo yon. Napatango-tango naman si Lollipop. Okay po, iintindihan ko. Huwag na, ibibili na lang kita. Sabi ko kay Lollipop pero umiling ito. Tama si Kuya Ryanair, kailangan mag-work. Turo din sakin yan ni mami ko eh. Tumango na lang ako. Nang matapos kaming kumain ay naglatag na kami ni nanay, samantalang si Lollipop, ang naghugas ng pinagkainan namin. Ella, bawasan mo muna ang savings mo. Sabi ko dito, kailangan mong bumili ng kutsan para sa'yo, buntis ka kaya dapat malambot ang higaan mo. Opo ate, sagot nito, bukas po, sige sasamahan ka namin, nang may pasil ko na din si Lollipop. Sabi ko na ikinatanggaw niya lang. Nang makalatag kami ay agad na kaming nagsihiga, tutal naglinis na kami ng katawan bago pa man dumating si Kuya Ryanair kanina. Ryle yam akap sa bewang ko si Lollipop. Bukas baka aalis ako ah. Saan ka naman pupunta? Tanong ko dito. Sasama ako kila Hamad bukas, alam ko nangangalakal sila. Napatingin ako dito. Gusto ko din trabaho, gusto din kitang bigyan ng pera. Sige ayos lang, basta huwag kang gagawa ng kalokohan maliwanag. Tumango ito. Huwag ka ring makikipag-usap sa kung sino-sino, maraming bahog doon sa basurahan, kaya mag-iingat ka, huwag ka ring makikipag-away ng basta-basta. Opo, sumiksik ito sa leeg ko. Basta Ryle, bibilhan kitang magandang damit kapag madami akong pera bukas. Sakto, pupunta tayo ng mall bukas, ipapasyal kita. Sabi ko dito, umuwi ka ng hapon, bahala ka iiwan ka namin kapag hindi ka agad nakauwi. Uuwi ako, dapat kasama ako. Sige, matulog na ang bata para lumaki agad. Oo tulog agad ako para lumaki agad ako tapos magpapakasal tayo. Pansimple na lang ako napahawak sa dibdib ko dahil sa pagwawala ng puso ko. Diyos mio, anong nangyayari sa akin? Lalaki ako, ayokong maging babae. Nang magising ako ay wala na si Lollipop sa bahay, pati na rin si Kuya at Raichi. Magandang umaga ate. Bati sakin ni Ella, kumain ka na po, I made pancake and coffee for you. Salamat, nginitian ko siya bago dumiretso ng kusina. Nagmumag ako at naghilamos bago magsimulang kumain. Bet ko naman ang asawa ni Raichi, maganda at mukhang mabait.
Nang matapos akong kumain ay hinugasan ko na iyon, bago magtungo sa sala, nadatnan ko si Ella na nakaupo at tulala. Nasaan si nanay? Tanong ko dito, nakita mo ba? Magmamedyong daw po si nanay. Magalang na sagot nito. Sige, dito ka lang at maglalaba ako sa puso. Sabi ko na ikinatanggaw niya lang. Kinuha ko ang isang basket naming labahin, nagtungo ako sa puso ng kapitbahay namin. Pal aba, malakas kong sigaw. Abay maglaba ka, huwag ka nang magpaalam. Sabi ng supladang na si Pururot. Inirapan ko lang siya bago magsimulang maglaba. Konti lang naman ang labahin, dahil naglaba na si nanay nung makalawa. Rael malanding tawag sa akin ni Luisa. Isa siya sa mga ex-chicks ko. Oh, walang ganang tanong ko. May kailangan ka. Namit ko yung alaga mo, ang gwapo. Konti na lang magiging heart-shape na yung mga mata niya. Halata ding Dax, lakad mo naman ako oh. Ayoko nga, bata pa yun. Matanda na yun, isip bata lang. Pwede ko na din pagtiyagaan. Anong akala niya sa lollipop ko bagay? Itinaas ko yung pamukpok na dala ko. Kita mo ito. Kapag hindi ka umalis sa harap ko, ipupukpok ko sa iyo ito. Saplado mo. Inis itong tumayo at umalis. Malandi ka kasi. Bumalik na lang sa paglalaba, maya-maya pa ay natapos na ako. Sinampay ko ito sa likuran namin bago pumasok sa loob. Gusto mo ng merienda? Tanong ko kay Ella. Hindi po ate, okay lang ako. Ngumiti ito pero halatang peke, kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Umupo ako sa tabi niya. Huwag na huwag mo akong ngangitin kung hindi ka talaga masaya. Nawala ang ngiti nito at napalitan ng malungkot na muka. Sorry po, namimiss ko lang po kasi sila daddy. Huwag mo silang mamiss, hayaan mong sila ang makamiss sa'yo. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil siguradong hindi ka rin nila matitiis, huwag ka ding mahihiya dito sa amin, dahil pamilya ka na din namin. Salamat po Ate Ryle. Walang anuman, sige na huwag ka nang malungkot. Ayokong makita na kasimangot ang pamangkin ko kapag lumabas. Natawa ito. Opo, hindi na po. Nginitian ko muna siya bago magtungo sa banyo at maligo saglit. Saktong pagkatapos ko ay ang pagdating ni nanay. Nay, lalarga ako, bantayan mong mabuti si Ella. Saan ka na naman pupuntang bata ka? Puro kalakwacha, hindi ba napapagod yung paa mo kalalakad ha? Hindi ko na siya pinatapos sa sermon niya dahil agad akong tumakbo palabas. Siguradong ilang minuto ang sermon nun kapag pinatapos ko pa siya. Nagtungo ako sa plaza para mandukot, syempre yung dinudukutan ko ay yung mga gagulang at mandurukot din. Napangisi ako nang makita ang grupo nila kahit grupo ng mga mayayabang at mandurukot. Paimple akong dumaan sa likuran nila at mabilis na kinuha ang wallet nila, napangisi ako at nagtago sa isang eskinita. Mga bobo, akin na yan. Mabilis akong napalingon sa nagsalita. Angel, nilapitan ko siya at tinapik sa balikat. Long time no see. Nakita ko ginawa mo kila Cat. Sus, naunahan lang kita eh. Natawa lang ito bago ako tapikin sa balikat. Sige na alis na ako, hinihintay ako ni Irene at nung mga bata. Oh eto, nilagyan ko siya ng 500 sa bulsa niya. Bilhan mo sila ng pasalubong. Salamat, eksperto itong umakyat sa mataas na bakod. Napailing na lang ako sa ginawa nito, kinuha ko yung mga pera sa wallet bago itapon ang mga wallet. Nagtungo ako sa Botica para bumili ng vitamins at gatas para sa buntis. Ano po inyo? Tanong nung babaeng tindera. Ganda, wiwit. Vitamins nga at gatas para sa buntis. Sabi ko dito sabay kindat. Namula ang pisngi nito bago mabilis na umalis para kuhanin ang mga binili ko. 560 po, sabi nito. Dumukot naman ako ng 600 at inabot sa kanya. Keep the change, Miss Beautiful. Nag-flying kiss ako sa kanya bago tuluyang umalis, napakagandang dilag, bagay na bagay kaming dalawa. Pipito-pito ako habang naglalakad pa uwi sa amin, kailangan ko nang ihanda ang susuotin ni Lollipop para sa pamamasyal namin mamaya. Nay, andito na ako. Napahinto ako nang may makita akong lalaking nakaupo. Walang emosyon ang mukha nitong nakatingin sa akin kaya medyo nakaramdam ako ng takot. Sino ka? Maangas kong tanong dito. Hindi ka naman mukhang akyat bahay. Earl Cameron. Tipid na sagot nito kaya napatango ako. Lumabas si nanay ng kusina na may dalang baso ng juice, kasunod nito si Ella na hat-alang hindi mapakali.
Nay, kilala mo ba yan? Anong ginagawa niya dito? Anak, kapatid siya ni Lollipop. Sagot ni nanay na ikinatigil ko. I'm Earl Cameron and the one who called you Lollipop is my brother. Sakto namang pumasok si Lollipop na may masayang ngiti sa mukha at madumi. Rael, mabilis itong yamakap sa bewang ko. Masaya ako kasi dami kong kita, yehey. May pambili na ako ng Lollipop at Superman toy. What the? Nanlaki ang mga mata nitong si Earl habang nakaawang ang mga labi. Hanggang ngayon ay gulat na gulat pa din ang itsura nitong si Earl, habang nakatingin kay Lollipop na nakaupo sa tabi ko at madumi ang itsura. What happened to him? Tanong ni Earl at tumikim. Ewan ko din. Sagot ko. Bigla na lang siyang bumagsak galing kung saan, putok ang ulo at may tama ng baril, tapos nung magising siya sa hospital ganyan na siya. Ang sabi ng doktor ay naapektuhan, ang utak niya sa nangyari, may temporary amnesia daw siya, ang naaalala lang ng utak niya ay nung 5 years old siya. But we already met when he's 5, why he didn't recognize me? Kunot noong tanong nito. Hayop na yan, English spoke ning itong kausap ko, buti na lang medyo matalino ako. Ewan ko, magtanong ka sa doktor. Pikung sabi ko. Tanungin ba naman ako, mukha ba akong doktor? Rael, akala ko pupunta tayong mall. Tanong ng katabi ko habang pinaglalaruan ang buhok ko. Madami na akong pera. Wala pa sila Raichi, maghintay ka. Tugon ko dito. Nakangusong tumango lang ito, bago tumingin kay Earl. Sino ka ba? Ninong ba kita? This is shit. Bulong ni Earl at tumayo. I will get him. Ipapagamot ko siya pa. Teka naman, bakit agad-agad? Sabi ko, ayaw sama sa'yo ni Lollipop. Humawak sa braso ko si Lollipop. Ayaw, 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 ayaw. Fine. Huminga ng malalim si Earl bago may dukutin sa bulsa niya. Here's my calling card. Just contact me if something bad happen. Kinuha ko naman iyon. Sige, maraming salamat. And one more thing. He's not ordinary man, be careful. Seryosong sabi nito, his name is RK, just search it if you don't know who is he. Lumabas agad ito ng bahay namin, napatingin na lang ako sa calling card na hawak ko at kay Lollipop. Kaya pala pamilyar ang mukha ni Kuya Lollipop. Sabi ni Ella, siya pala si RK, ang kapatid ng isang Earl Cameron. Kilala mo sila, business partner sila ni Daddy? Nakakatakot silang magkapatid, dahil masyado silang seryoso pagdating sa usapang business. Nakasama ko din, ang magkapatid na yan sa isang business trip at masasabi kong mabait naman sila lalo na si Kuya RK. Napatingin ulit ako kay Lollipop, ang yaman niya. RK Cameron. RK. Hinaplose ko ang pisngi ni Lollipop. RK ang pangalan mo. RK. Ayaw pangit yun, gusto ko Lollipop. Nakangusong sabi nito. Ako si Lollipop. Kung yan po ang gusto mo, nginitian ko siya, pero kapag may nagtanong ng totoong pangalan mo, huwag mo mang sabihin yung totoo ah. Opo, very good, maligo ka na, siguradong pauwi na sila kuya. May dinukot ito sa bulsa niya at nilagay sa palad ko. Yan pera ni Lollipop, tabi mo muna. Tumango lang ako, tumakbo ito papuntang CR, binulsa ko ang pera niya at hinandaan siya ng suot. Magha-half day lang ngayon sila Kuya at Raichi, sa mall kami kakain, magja-jollibee kami. Lumabas si Lollipop mula sa banyo at nakahinga ako ng maluwag, dahil nakatapis na siya ng tuwalya. Suot mo na ito, binigay ko sa kanya yung brief at short na agad niyang sinuot. Yuko ka na, susuot ko na sayo yung damit mo. Agad naman siyang yumuko, napakasimple ng suot niya, pero napakagwapo pa din niya. Hindi siya bagay sa ganitong buhay. Rael, pogi na ba ako? Nagpogi sign ito sa harap ko na ikinatawa ko. Yuko ka, aayusin ko buhok mo. Sabi ko, agad naman siyang yumuko, sinuklay ko, ang buhok niya gamit ang kamay ko, ngayon ko lang napansin na may maliliit na kulay gintong buhok siya, halatang patubo pa lang. Kulay ginto, ganun ba talaga ang kulay ng buhok niya? Ayan, pogi na ang Lollipop namin. Nakangiting sabi ko. Kinurot nito ang magkabilang pisngi ko. Ganda-ganda ng Rael ko, kahit dumiganda-ganda. Guwapo, ayaw, dapat ganda ka lang. Di ba papakasal tayo kapag malaki na ako? Ayaw ko pakasal sa poging Rael, gusto ko sa magandang Rael. Nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi nito,
at the same time napangiti din ako dahil sa kilig. Gosh! Ang isang tibong Ryle ay kinikilig dahil sa isang gwapong lalaki at ang mas nakakagulat sa may diferensya pa.